Bumili kami ni Papa ng makapal na plywood na gagamitin sa pag-upgrade ng kutsikel natin. Bumili na din kami ng insulation foam para sa bubong ng kutsikel natin para makalis sa init ng singaw ng bubong. At eto, tignan nyo ang ating upuan. Grabe, ngilat-ngat na ng aso at ng pusa. At bumili na rin tayo na syempre ng pang-cover natin at ng plastic cover syempre, di ba? Kailangan ng tagtagal ng brake fluid yan? Apo. Fast forward mga tol, so ayun, andrito na tayo ngayon sa bahay at tinanggal ko na yung iba. So nakita nyo naman, tinanggal ko na rin yung electric pan at ito, may martilyo pa si Papa bagong bili at bumili na rin siya ng pako na gagamitin dun sa upuan. Ito yung electric pan natin, tinanggal na natin at ito yung insulation foam. So ito guys, papakita ko, tinanggal ko na yung dashboard natin dito. Ayan, so malinis na siya, tignan nyo naman yung upuan, no? Sobra talagang kailangan na talagang palitan. Ayan, no? Sirang-sira na talaga. So ito yung gagamitin natin guys, itong mahaba na to, ayan yung ilalagay natin sa upuan para sa pagkakapitan ng cover natin. Ito yung bago nating pang cover na gagamitin natin sa upuan at kasama nito yung plastic cover. Siyempre ilalagay din natin yan, diba? So ito yung insulation foam natin mga tol. So ready na ba kayo? So inuumpisa ako ng tanggalin ang aking mga wirings dito na nilagay sa ating kutsikil. At ito, nagpatulong ako magpa-video ako siyempre kay Tony. At siyempre papapasukin ko siya dito sa loob para mas makita nyo kung ano yung ginagawa natin sa loob. Ayan guys, so tinatanggal ko rin yun sa ilaw natin dahil aayusin natin yan at pagpapalitin natin yung electric pan. Dahil dito sa likod, isa lang ang gumagana. So sa harap, dalawa. So pagpapalitin ko dahil inaangkas ko dito ang aking anak na si Ethan. So fast forward ulit mga tol. So natanggal na natin yung mga dapat tanggalin. Ito yung basurahan ko, yung extra kong crocs, at yung mga sapin na ating kotsika. Natanggal ko na rin yung upuan. Ayan guys, so kita nyo naman na sobrang kalawang na. So paprimeran natin yan mga tol. Hoping na umabot yung ating pang-primer. And so ito, pati yung loob ng ating makina, itong palang sa battery. So kailangan din natin yung i-primer para luminis. So ito, papakita ko sa inyo yung labas. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung before and after. Ito yung insulation foam. Ito, nakatanggal na lahat ng ating electric pan, yung pang-cover at yung upuan. Andrito na. So ito, umpisa na ipapagawin yung kanyang dapat gawin sa upuan dahil siya ang gagawa talaga niyan mga tol. Yun, so ayun guys, kita nyo naman na inuumpisa na ni Papa ang paggawa dito. So dapat takar ang gagamitin namin, pero mas better daw na pako ang gamitin ni Papa dahil mas matibay ito, di hamak sa takar. So ako naman syempre may gagawin din ako. Sobrang kalawang nitong ating kutsikil guys. So kaya naman, pumili tayo ng primer gray. So kulay gray ito mga tol. Ito ang ilalagay natin dito dahil sobrang makalawang sya. Ayan o, Bosni. So ayan, dito natin lalagay, pati dito sa lapag, pati dito sa taas. So hoping na umabot syempre. Baka kasi hindi umabot. At sinimulan na natin magpintura ng primer dito sa ating makalawang na part ng ating kutsikil mga tol. So naka time lapse yan dahil kukonsumo tayo ng malaking oras. So tinapos ko na kagad to para mabilis. Pagkatapos ko magpintura mga tol, tinaputan ko siya ng electric pan. At ito, as you can see guys, hindi natin siya natapos talaga ng maayos dahil kinapos ang ating primer dahil isa lang naman ang binili ko. So guys, so ayan, hindi siya natapos mga tol, pero okay lang yan, at least to be follow. Ito yung ating insulation foam na ilalagay sa bubong, pero hindi yan dyan ha, don't worry. Diyan ko lang muna nilagay para pang ano yan. So dito natin yan ilalagay sa loob. Ayan, dyan. So si Papa ang gagawa niyan dahil mas prepare niya ang gawin yan at mas alam niya ang dapat gawin dyan para mas matibay at mas makapit. Ayan, so andyan dyan lang siya sa bubong. At ito si Papa na sobrang busy pa at patapos na siya sa ating upuan na ginagawa. At yun na nga mga tol, kahit papano medyo natatapos na siya at kumaganda na siya. Tignan nyo naman no. Inabot na kami ng gabi dito sa paggagawa. At inabot na nga kami ng alas 11 ng gabi mga tol at hindi pa kami tapos. At ito, busy pa si Papa sa paglalagay ng insulation foam dahil mas alam niya ang gagawin dyan. Sa mga hindi nakakalam guys, rugby ang gagamitin dyan at kailangan mo nang patuyuin niya ng mga ilang minuto bago namin idikit yan or bago idikit ni Papa yan. So ito yung upuan natin mga tol. Almost ano na siya, finish na. Ayan, pero hindi pa siya tapos. So hindi na namin malalagay yung plastic cover. Siguro sa susunod na lang. Hanggang dito na lang itong video na to. Maraming salamat sa panonood.